Madali ba sa iyo ang magpatawad? Magandang buhay, mga ginigiliw kong kapanalig! Kamusta po kayo? Harinawang nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pandemyang pinagdadaanan. Dahil nakakapit kayo sa habag at awa ng Diyos na hindi nagpapabaya sa oras ng matinding pangangailangan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tugon ng Panginoon sa tanong ni Pedro kung gaano kadalas tayo dapat magpatawad sa taong nagkasala sa atin, na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Nagtanong si Pedro, Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus, Hindi. Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Tungkol sa kaharian ng langit ang kasaysayang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayari ng utang ang kanyang mga utusan. Iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao. At nagpatira pa naman sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran ko lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasa lubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon! Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang kanilang kapwa-lingkod, kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon. Masamang utusan! Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkakaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang. Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa Langit kung hindi patatawarin ang bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Lubos ba nating nauunawaan ang bahaging ito ng Ama namin? Ito ang kabuuan ng mensahe ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Habang patuloy tayong nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng Diyos, hindi rin tayo dapat tumigil ng pagpapatawad sa ating kapwa na nagkakasala sa atin. Tunay na mahirap magpatawad, lalo na kung sariwa at kumikirot pa ang sugat na likha nito. Sa ganang atin, napakahirap. Pero sa tulong ng grasya ng Diyos, kakayanin natin. Mga kapanalig, nakapagpapagaan ng dibdib ang magpatawad at nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Nasubukan ko na ito. May kagalit ka ba? Subukan mo rin. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa pagtahak natin sa buhay na walang kasiguruhan. Habag at awa ng Diyos ang ating katiyakan. Thank you.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.